Aquarius, hello! Ito yung mga kaganapan, mga posibleng paparating sa'yo, mga pwedeng mangyari sa susunod na 6 months. Maraming salamat, Aquarius, sa iyong support. Maraming salamat kung ikaw ay matagal na sumusubaybay sa aking mga reading sa YouTube, Facebook. And if bago po kayo, please don't forget to subscribe, like or follow. Patap na rin yung bell icon para updated po kayo. Regarding personal reading services naman, no, basahin nyo na lang lahat ng kailangan yung information, pati link nakalagay sa description below nakasulat sa ibaba ng video natin. Yung napakaraming nakasulat dyan, dyan yung makikita. Okay? So, tignan na natin, Aquarius. Ano ba ang magiging itsura ng susunod na ano, susunod na 6 months para sa iyo. So, may challenge dito. Pwedeng may challenge dyan. Pero not bad kasi meron kang ascending the mountain. Siguro medyo mahihirapan ka lang. Talagang medyo magiging challenging lang sa iyo. Pero nakikita ko malalagpasan mo to. Kasi meron kang star doon, no? Oh, may sumisilip, may naaaninag tayong pag-asa. Okay, basta huwag ka lang panghihinaan ng loob mo, Aquarius. Actually, this is your sign, the star. The clear card pala. The star card. Okay. Pwedeng may Taurus energy. Ikaw, Aquarius, or same na person, ay same Aquarius, no? Pwedeng may kapareho kang Aquarius dito. So, nakikita ko may pagtawid dito sa ano, sa 6 na buwan mo. O, pwedeng iba, makakaraos na kayo, may malalagpasan kayong difficult situation, pwedeng yung iba, may mga relationships na mag-mimend, kung may nakaaway ka man, nakaalitan, pwedeng alam mo yung magkakaroon na eventually ng acceptance, or pagkakapatawaran, or finally moving on, no? Pwedeng may mga goodbyes, no? Pwedeng mawalan ka ng communication or contact with someone, loved one man yan, family member, friend, or romantic. Okay, pero yung overall energy mo is stepping into power. No, you are strong beyond measure, Aquarius. And naniniwala ako na alam mo yan. Okay? Hindi ito yung time na panghihinaan ka ng loob, Aquarius, yun yung nafe-feel ko rito. No? Importante yung faith mo. Importante yung ano na naniniwala ka na balang araw matutupad din yung mga gusto mo mangyari, yung pangarap mo marireach mo rin. Importante na hindi ka mawalan ng pag-asa, kumpiyansa, no? So yan, pwedeng hindi mo nare-realize kung gaano ka kalakas, pero mas malakas ka sa inaakala mo, Aquarius. No, don't ever think na hindi mo kaya. Don't ever think na hindi ka sapat. Don't ever think na hindi mo malalagpasan to. No? Ayan. Step into your power. I-harness mo kung ano yung mga strengths na meron ka, Aquarius. For example, sa career. Ano ba yung mga ano mo, weak points mo? Ano yung mga abilidad mo? Ano yung mga plus mo, kumbaga? Gamitin mo yun kung anong meron ka. Huwag ka na mag-focus dun sa negative. Of course, pwede nating i-improve yun. Pero, ang magbibigay sa atin ng survival, ang magbibigay sa iyo ng triumph is yung kung paano mo i-harness yung power mo, kung anong meron ka, yung mga strengths mo, yung mga gifts na meron ka. Yun yung overall team. Yun yung magbibigay sa iyo ng ano, ng success, or yun yung makakatulong sa iyo sa susunod na 6 na buwan.
No, yung pagiging matapang mo, malakas ang loob mo, hindi ka nawawala ng pag-asa, hindi ka sumusuko, yan. No, yan yung kailangan mo. Okay, possible na may makaaway ka. Possible na may mga hiwalayan, awayan, tampuan, samaan ng loob. Parting of ways, ayan. Kanya-kanya kayo ng landas. Parang nagkawatak-watak. Okay? May mga times, Aquarius, na hindi ka laging panalo sa argumento. O may mga time na, alam mo, ikaw yung may katwiran, ikaw yung tama, pero kung it will cost you isang precious na samahan na binuo mo ng matagal na panahon, you have to think twice. Minsan may mga battles na dapat maging selective tayo Is this really worth fighting for? Kailangan mo ba talagang i-prove yung point mo at the cost na magkawatak-watak kayo, magkahiwalay kayo? Depende. So, hindi ko naman hawak yung mga decisions mo sa buhay, hindi ko hawak yung kung ano yung past mo, yung mga history, hindi ko alam yan. Pero may mga times na pipiliin mo yung mga laban na pinapasok mo, Aquarius. And you will not be victorious at all times, no? So, yun lang yun. May mga time na nanalo tayo, may mga time na tatalo tayo. It's part of life. No? Kung nadapa ka, pagpag tayo uli. Ganun lang. Diba? Yan yun. Pero yun na nga, may mga tendency dito na baka may makaaway ka, makalaban, mawalan kayo ng magkawatak-watak, magkaiwalay, mawalan ng communication, mabreak yung mga connections, no? And the Star card, no? Ibig sabihin, this is a wish coming true for you. Possible, sa susunod na 6 na buwan, Aquarius, asahan mo na. May matutupad na kahilingan ka, kung ano man ito. Basta huwag ka lang mawala ng pag-asa. Yan, wag. Have faith. Ayan. Tapos ito yung challenge mo, yung mga mountains kanina. Sabi ko nga, dun sa bungad pa lang mukhang may mga mahihirap na pagdadaanan. So tingin ko, hindi lang isa to. Pero you have to keep going forward. Kailangan mo talaga yung strength And you are strength. So, you have the strength na kailangan mo to overcome itong mga mountains, itong mahihirap akyatin na yan. Yun yung susi para malagpasan mo lahat yung katatagan ng kalooban, hindi ka susuko, hindi ka mawawala ng pag-asa. Kasi nakikita ko kahit gaano kahirap yung pagdadaanan mo. For sure, may mga kakaharapin kang kalbaryo, mahirap, pero malalagpasan mo kasi matibay ka Matibay ka in spirit, in heart, Aquarius, no? Huwag kang mag-quit. Huwag kang mag-quit, no? Keep going forward kahit na mahirap. Huwag, kasi matutupad yan. Ipagkakaloob sa'yo yan, Aquarius, no? Yan yung challenge mo. Tapos ito, masusuklian lahat ng ng ginawa mong kabutihan, Aquarius, Babalik at babalik sa'yo kung ano man yung ginive mo sa iba. No, hindi ko kayo in-encourage, guys, na magbigay, ha? Ayoko yun, Kasi iba ganun yung connotation sa kanila na, kaya ako magbibigay kasi babalik sa akin yan, triple siksik, liglig, umapaw, Depende. Kung ikaw ay nagbibigay dahil parang may bayad ka palit, para sa akin na in my own opinion, iba 'yon, hindi 'yon pure. So iba yung nagbibigay ka ng walang kapalit, ito yung sinasabi ko. No? Kasi eventually babalik at babalik sa ating kung anong deserve natin So hindi mo kailangan isipin na, kailangan para may bumalik sa akin, magbigay din ako ng ganito. Hindi. Importante yung kusa sa loob mo. Kung talagang gusto mong tumulong, di ba hindi naman tayo nagbihingi ng kapalit? Kung minahal natin yung taong, minsan,
yung pure love ganun eh, hindi na natin ni-expect kung babalik ba sa atin yung binigay natin, pagmamahal man yan or what. Yun yun ah. Pero meron something na babalik sa iyo, Aquarius. Meron na, basta pera man yan, pagmamahal, etc., etc., babalik at babalik sa iyo yung magandang bagay na yan. Maganda, take mo. Maganda. Kung may natulungan kayo in the past, baka may tumanaw ng utang na loob sa iyo, i-return niya yung favor. Kahit naman hindi ka nag-e-expect. Yun yung point ko dito. Okay? Gusto lang nung ano na yon, gusto lang nung person na yun siguro ibalik sa iyo yung kung ano yung magandang na-receive niya sa iyo kahit naman hindi ka nanghihingi ng kapalit. Or kung hindi man tao yung magbabalik sa iyo, yung si kapalaran, no? Kasi naging mabuti si Aquarius eh, deserve niya ito. Papadala ko sa kanya ito kahit naman hindi niya pinagpipray. Di ba? Parang ganun. Basta nakikita ko may some kind of blessing or magandang bagay na babalik sa iyo, Aquarius, no? So, yung iba, kung nagpautang kayo, pwedeng indication na babalik na yung pera na ano, nawala sa inyo or yung pinautang sa inyo, finally. At kung dati, halimbawa, hindi mo kayang tumulong ngayon, you will be such in a good financial position na ikaw na ngayon yung matutulungan, no? Kung dati, ikaw yung natulungan, ikaw yung sinusuportahan, sinusustentuhan, pwedeng this time, itong susunod na anim na ba, ikaw naman yung makakapagbigay kasi mukhang nasa magandang position ka para makatulong or mag-give. So, pagdating sa iyong blessings, literal, rainbow blessings. Kaya nga siguro, ikaw ay pinagpala. Marireceive mo yung deserve mo. Makakatulong ka na finally. Excuse me. Nasamid ako. So yan, may pag-ulan ng grasya paparating sa iyo sa susunod na 6 months, Aquarius. Pagdating sa love life mo, the patient witch, learn to get comfortable with sitting still whenever necessary. Mm-hmm. Feeling ko may mga period of parang silence. Hindi ko alam kung may pa some kind of disconnection. Meron kayang mga bagay na mauudlot. May mga bagay na mapuput on hold pagdating sa love life mo. Love life to ha. Itong last card. So yan. Pwedeng may period dito na ano eh, parang may pause pagdating sa inyong dalawa ni person mo. Hindi ko alam kung cool off to, period na parang nag period na nag-iisip. May pinag-iisipan kang mabuti. Parang may period dito na nalagay sa alanganin or parang na pause, no? Parang naitigil pansamantala. Pero doesn't mean na ano ah, pause lang yan eh. Kumbaga pause lang, pansamantala lang na pagtigil. Hindi pa talaga clear kung hindi naman sinabi na ano, tapos na kagad, ganun-ganun. Basta parang meron lang period dito na parang nakabitin, hanging. Kasi siguro hindi ko alam kung may period ng confusion or kung meron mang mga issues, may mga dapat na ano, pagmuni-munihan between you and this person. No? So, tignan na natin yung mga additional messages or closing messages para sa iyo, Aquarius. Yeah, have crossing bridges, staying focused. Uy, yung iba sa inyo, kung gusto nyo nung makalipat, makakalipat na kayo. Kung gusto nyo ng closure, magkakaroon na ng closure. May mga bagay na abandonahin ka na talaga mga dapat i-release. Pwedeng yung iba sa inyo, makaka-experience kayo ng moving on, healing, nakaka-recover na kayo. Pwedeng yung iba, merong parang magre-reconnect. Either magre-reach out, magre-reconnect, or talagang ili-let go na. Kasi may pagkaputol dito eh. Okay, so pwedeng yung iba, kung may mga nakaalitan kay kasamaan ng loob, nakikita ko na parang may mga ano dito. Magkakaayos-ayos ulit. Sa romantic man yan, sa family, sa friendship, no? Basta meron ditong recovery, may closure.
meron ding ending para sa iba. Okay? Hold the course. Ayan. So, ipagpatuloy mo lang. Sabi nga dito, keep going forward. Don't quit. Huwag mawalan ng pag-asa. Hold the course. Pagpatuloy mo lang yan, Aquarius, kasi matutupad at matutupad yan. Diba yun naman yung sinasabi ko, may wish na matutupad para sa iyo. Kaya, ibig sabihin, you are on the right path. Ayan. All you need to do is hold the course. Maging ano, committed ka dyan sa ano mo na yan, landas mo na yan. Huwag kang mag-quit, ipagpatuloy mo lang yan. Keep moving forward. Forward, puro forward. Ayan o, kita mo to. Merong ano, may tulay, tumatawid, ito ganun din. Nag-forward siya kahit mahirap. Tapos ito rin. Parang ano eh, may mga similarities yung mga mensahe. Okay? At yung last card mo is Valiant Courage. So this gives me an energy of the far sign. Parang Aries, Leo, Sagittarius, far sign. Ano. Pero yun nga, ang pinag-uusapan dito is take action with passion. Okay, kailangan mo maging masigasig. Oh, ano ba talaga yung passion mo? Sundin mo, sundan mo yung puso mo. Okay, wherever it leads. Kasi importante kung ano talaga yung passion mo, yung tinitibok ng puso mo, where you see yung sundan mo. Oo, alam mo, puro may path talaga. Puro may path sa'yo. So, nakikita ko na talagang mag-ano ka dyan, magpapatuloy ka, i-continue mo yan. Kung ano man yung path na tinatahak mo. Kasi nandyan yung magbibigay sa iyo ng fulfillment. Nandyan yung kasagutan sa kahilingan mo or pangarap mo. Okay, Aquarius, I hope nagustuhan mo itong reading na to. Sana makatulong sa iyo. At if ever in the future may magkatotoo dito, huwag mo akong kalimutang balikan dito at mag-comment ka. Maraming salamat. Take care. God bless.